action po tayo ngayon, so hindi po ako makakapag-upload sa nutrient content ng pagkain. Pagkaspunta po tayo dun sa ating business side. So ngayong umaga po ay tuturuan ko kayong gumawa ng kalamay latik. Kung paano po gumawa ng kalamay latik na napakadali pong paraan, pero meron ka pong magiging kita. Hindi po ganun kalaki, pero halos kalahati po ng puhunan makikitain mo sobra pa. So tara guys, gumawa po tayo ng simpleng kalamay latik. So guys, ito po yung ingredients ng ating pinaka-main na kalamay. So meron po tayo ditong 1/2 kilo ng sugar. And then 1 kilo po ng malagkit powder. Tapos 3 cups ng water. Iginaya ko na rin po yung tray na kung saan nilalagay natin mamaya yung ating finished product. So dalawang tray po yung magagawa natin. Sa 300 pesos each po. So yung kikitain po natin sa isang kilong malagkit powder is 600 pesos. Okay, ginaya ko na din po dito yung aking nakagrease na plastic kasi ilalagay po natin dito yung mixture na mahahalo natin sa dalawa na to o sa tatlo na to, pati water. And then, i-steam po natin for kulang-kulang isang oras. So, start na po natin. Start po. So, ilalagay po natin dito yung ating malagkit powder. So, wala pong kahirap-hirap. Nung araw po, pagka gumagawa ng kalamay, nagbababad pa ng malagkit and then pinapagiling pa po. So, ito po yun, yung ating rice flour. Okay. Ibili lang po natin sa mga groceries. And then, ihahalo po natin yung ating sugar. Yung ating 1/2 kilo. Ayan. Halo lang po natin. Okay. Ayan. Tapos po natin maihalo, lalagyan lang po natin ng water. So, ito po yung 3 cups natin. Hindi ko po muna ilalagay lahat kasi baka po masyado namang malagnaw. Okay, halo lang po natin. Ito po yung kalamay na, marami po kasing klase ng kalamay. May kalamay hati, may kalamay latik, may kalamay lansong. So, yung pong gagawin ko, ito po yung pinakamadaling paraan sa paggawa ng kalamay. Dito po expert yung mother ko kasi ito po yung hanap buhay namin o hanap buhay ng aking magulang habang kami po ay lumalaki. Yan. So, idagdag po natin. Kailangan po alam natin yung consistency, ano, hindi po masyadong malabnaw, hindi po masyadong malapot yung ating gagawin. So, siguro po hindi ko po mailalagay lahat yung 3 cups ng water. 2 cups lang po yung aking magagamit. So, sa 1 kilo po is 2 cups ng water. So, kanina po ang ginaya ko ay 3 cups. So, alisin ko na po yung 1 cup. Ayan, 1 cup. So, eksakto po na 2 cups lang yung gagamitin nating tubig. So, 2 cups of water. So, 1 kilo po ng ating malagkit powder. And then, 1/2 kilo po ng sugar. Sorry. So, kumukulon na po yung ating steamer. Hinihintay na po natin sa alam ito. Pakihina muna konti na dito. Ayan. Yung steamer. Okay. So, ayan po. Habang pinakukulon na po natin yung tubig sa steamer, ginagayap po natin ito. Ayan. Okay na po. Smooth na siya. So, natitira na lang ayun na sa aking wire waste. Na po. And then, pagkatapos po niyan, ilalagay po natin siya dun sa ating ginayak na plastic na kung saan nilagay na po natin ng oil. Ginrease na siya natin ng oil. So, lagyan po natin ng 1 cup.
So, lagyan po natin ng 1 cup. So, ito po madali itong maluluto. Lagyan po natin ng half. Tapos, ibubuhol lang po natin siya. Ibubuhol lang po natin yung ating nagawang mixture nang wala pong hangin. So, make sure na wala pong hangin yung pagbubuhol natin. So, ayan. Vacuum na vacuum po siya. Tapos, ibibigyan po ng konting allowance and then ibubuhol mo siya ganyan. Pag po nabuhol na, so ganito po yung magiging itsura niya. Ayan. Okay, wala pong hangin na naka-incorporate dun sa ano natin. Next, gawa pa po tayo. Minisa po natin. Gawa pa po tayo ng isa't kalahati. Tapos, same procedure lang din po. Ayan, same procedure lang din po. So, ibubuhol natin siya ng walang hangin. Ayan, maaari po alisin natin hangin. Tapos, meron pa. Ayan, vacuum. Ayan, tapos, ibuhol po sa may bandang dulo. Pag nabuhol na po sa bandang dulo, higa po ulit natin. So, meron na po tayong dalawa. Ito po yung ating pangatlo. So, ito po yung ating pangatlong plastic. So, dun po sa ating mixture, makagawa po tayo ng 4 plastic. Na siguro po mga 1.5 cup ang laman. Okay, ito na po yung pangatlo. Then, ito po yung ating glass. Ito na po yung last natin. So, nakagawa po tayo ng 4 na supot ng kalamay. Bulan po natin. So, ayan po yung ating 4 na supot ng kalamay latik. Kaya ngayon, isasalang na po natin siya sa steamer. So, ito po yung ating steamer, no? Lalagay lang po natin dito yung ating kalamay. Ilalatag po natin para alam natin na pag in-steam siya, eh, talagang buong ano niya, buong plastic nakalatag, nakalapat. So, pakasyon po natin ng 4. Ayan. So, ito na po yung ating kalamay. Pinakakalamay. So, mamaya po, gagawa tayo ng latik. And then, gagawa po tayo ng syrup. Okay, sasalan ko na po yung ating kalamay. Yan, ayan po siya. Isasalan ko na po siya sa ating steamer na kumukulo. So guys, ito na po yung ating kalamay na isaling ko. Naisalan ko na po dun sa ating steamer. Yan, kumukulo po siya. Then, hintayin na lang po natin ng mga bago mag 1 hour. Hanguin po natin. Okay, balikan na lang po natin. Ating gagawing latik, ito po yung pure na gata ng yog. Bali, 2 cups po ito. So, lulutuin natin siya hanggang sa mabuo at maging latik. So, balikan po natin siya pamaya-maya. Kumukulo na po yung ating latik. Hintayin lang po natin siyang matuyo mamaya. Mawawala po lahat ng sabaw. Tapos, magkakaroon siya ng granule na parang brown. So, yun na po yung latik natin. Kaya lang po natin kumulo ng ganito hanggang sa matuyo. Balikan po natin siya mamaya. So, ganito po magiging itsura ng ating latik pagka malapit na siyang maluto. So, yung po kaninang fluid, nag-form na siya into latik. Tayo na lang po nating mag-brown. So, eto na po yung ating latik. So, sa 2 cups po ng kakanggata, pure gata, eto po yung napuha natin na latik.
na ipapatong po natin mamaya sa ating kalamay. Kaya po siya tinawag na kalamay latik. Okay po, silikin natin naman. Gawa naman po tayo ngayon ng pinaka-arnable niya o yung pinaka-sauce ng kalamay. Po sa sirup ng ating kalamay latik, measure po tayo ng 2 cups ng sugar. 2 cups. 2 cups po siya ng sugar. And then, ganun din po yung water. 2 cups ng water. Para po ito sa sirup ng kalamay latik natin. Ayan. Okay. So, ayan. So, ito po yung magiging sirup niya mamaya. Tunawin na lang po natin siya at papa-caramelize natin ng konti. Dagdagan po natin kasi mag-evaporate po. So, mamaya po, i-divide natin sa dalawang lalagyan para po even sila at iguwari ka. So, isasalang po natin ito ngayon sa ating talan para po mag-caramelize ng konti. Actually, hindi naman po caramelize. Mag-sirup lang po siya ng konti. Sirup ng ating kalamay latik, medyo nag- kukulay yellow-yellow na po siya. So, pwede na po natin siyang patayin. Kasi hindi naman po natin pwedeng hayaan hanggang mamaya kumulo kasi syrup lang yung kailangan natin at hindi po caramelize. Okay? Patayin na po natin. Po yung kalamay natin nung naluto na, hinango na po natin at tinanggal po natin sa plastic para lumamig. Ito po yung isa natin, naka-plastic pa. So, mamaya alisin po natin. So, ganyan po itsura niya pag naluto na po yung kalamay. So, ito naman po yung syrup. So, yung syrup niya. Yan. So, hihiwain ko na po dyan ngayon. Take dalawa po siyang supot para po dun sa pagdadala natin. So, hiwain ko po. Pakita ko po sa inyo mamaya pagkatapos na po natin hiwain. Ito po yung syrup natin. At ito naman po yung ating kalamay. Yung ginagawa lang po natin is gugupitin natin siya. So, gugupitin po natin. Yan. Yan. Gugupit lang po. So, ganyan po yung magiging itsura niya pag inupit natin. So, ito na po yung kabila. Ito na po yung ating nagupit na kalamay. So, lalagyan na lang po natin siya ng latik. Gaganisan po natin ng latik. No? So, pag ginanisan po natin latik, lalagyan lang po natin sa ibabaw. Yan tinatawag nating kalamay latik. So, lalagyan po natin ng langka. Nagkataon po na meron tayong langka. Lalagyan din po natin ng langka. So, ito po yung ating langka. Yan. Bago ko po ilagay yung ating langka, yan po yung ating kalamay latik. So, madami po siyang latik sa ibabaw. So, dapat po pala, inuna ko muna yung langka bago ko po ilagay yung latik. So, gawin ko muna dun sa kabila po, tapos papakita ko po sa inyo kung paano ko po ilalagay yung langka at saka po yung latik. So, ito po talaga original na tinatawag na kalamay latik na wala po siyang langka. So, yan po ang ating finished product. Kalamay latik. So, gagawa po ako ng may langka. Hiwain ko pa po ng ating natitirang kalamay. Guys, ito na po yung ating finished product ng kalamay latik. So, nilagyan po natin siya ng langka. Yummy kalamay latik. Sarap po. Yan. So, madami po siyang latik. Ang ginamit po natin dito ay dalawang nyog. Kinuha po natin yung latik. So, yan po yung kinalabasan. Yung pong dalawang nyog natin ay 50 pesos. Pagkatapos po, yung ating maligkit powder ay 80 pesos. So, 130 pesos. At saka po, 1 kilong asukal, which is 60 pesos. So, 190 pesos. At isasama na rin po natin yung ating lalagyan na tigta 25 pesos po ito. So, 190 plus 50 is 240. Yung ating po lang ka ay 1/4 plus 50, 290. So, yun po lahat-lahat ang costing ng ating kalamay latik. 240. No? So, ang benta po natin ito, ang isang tray po ay 300. So, ito po ay napagbilan natin ng 600. So, ang puhunan po natin ay 240. No? 240 po. Pabawas natin sa 600. Ang kita po natin ay 360. So, malaki po yung kita. So, try nyo pong gawin.
Kikita po kayo dito, doon po sa mga mini mamis natin na gusto magbenta, pwede nyo po siyang isupot ng 20-20 pesos. Nakakalabasan din po ay ganun. So, malaki po ang kita sa maliit na puhunan. So, guys, natapos po kami ngayong araw na to. Ang ibinlog ko po sa inyo yung ating kalamay latik. Pero, behind the scene po, nakasabay po ng kalamay latik yung ating mga order. So, po yung nakasabay ng ating kalamay latik. Ito lamang po yung senior ko sa inyo sa vlog, yung ating kalamay latik. Pero, meron din po tayong beef caldereta. Yan, dalawang tray. Meron po tayong mixed veggies, fish Shanghai, chicken teriyaki, gising-gising, at saka po menudo. So, maraming salamat guys sa pag-watch ng ating vlog ngayon.